Ngayong may pandemya, dumami ang mga pumapasok sa sugar dating, isang di pangkaraniwang ugnayan kung saan ang pakikipagrelasyon may katumbas na halaga. Aminado ang ilang may karanasan sa sugar dating na may panganib ding kaakibat ang pagpasok dito at kung minsan, pang-aabuso. Narito ang ikalawang bahagi ng Special Report. Ang mundo ng sugar dating minsan ikinukumpara sa online shopping. Sugar daddy ang nag-a-add to cart sa kanyang sugar baby. At bago magkabayaran, may mga itinatakda ring kondisyon. Kaya sa ganitong ugnayan, nagkakaroon din ng panghuhusga at stigma. Parating tawag is pokpok or gold digger. Yun, yung dalawang terms na yun. Filipino men or Filipino women looking for sugar babies, sila yung maliit yung tingin. Pero yung mga foreigners is hindi. Kasi they genuinely want companionship, while Filipino sugar daddies want sex more. Pero hindi lahat ng relasyon nagtatagpo sa isang kasunduan. Minsan, nagre-resulta raw ito sa pang-aabuso. Marami ka narinig ng mga horror stories na ganyan. Yung mga naging friends ko po, basta parang bigla na lang silang ihit, tatali kung saan-saan, ganyan, and then babayaran the next day, and then they will act like nothing happened. So may mga nag-quit na dahil doon. Minsan, hindi lang basta sex, minsan kukunin na sila papunta ng ibang bansa. Nasa stock lang sila sa bahay, may pera nga sila, pero they do it kasi kailangan nila magpadala sa Pilipinas. It's still like a job to them na maging wife nung SD na yun. Ang grupong Gabriela, naniniwalang nagdudulot lamang ng pang-aabuso sa mga kababaihan ang sugar dating. We strongly oppose this, no? Yung mga schemes na ito. It is merely a glamorized concept of prostitution and human trafficking. Hindi po ito kaiba sa mga prostitution dens, clubs, or any business that capitalizes on women who need money. Sino nga raw ba ang may kapangyarihan sa ganitong relasyon? Ang taong nagbibigay ng serbisyo o yung nagbibigay ng pera kapalit nito? Sa tingin nyo, both parties have the option to agree or meet halfway sa mga arrangements. Pero yung person in power can still assert dominance over the other who is desperate to do whatever it takes to be financially stable. Sa kabila ng mga batas na nagtatanggol sa mga kababaihan at mga kabataan laban sa pang-aabuso at eksploitasyon, hindi daw ito sapat sa ngayon. May mga ganun tayong mga batas, ano? Pero yung implementation niya, it concerns also all of us dahil mahina ang conviction dito. Even ang prosecution, bilang mo, parang ganyan. So ibig sabihin, hindi talaga napapanagot. Kung ang sociologist na si Brother Clifford Sorita naman ang tatanungin, mahirap gumawa ng batas patungkol sa mga relasyon. I don't think naman that there should be this too much legislation in terms of how we are going to approach the loving process. But we should, of course, eventually, because of our existing laws, protect naman, of course, individuals against being abused. Diba? Sabi ng Interagency Council Against Human Trafficking o IACAT, wala pang naire-report na kaso ng human trafficking o kahintulad na krimen na may kaugnayan sa sugar dating. Payo nila sa mga tao, lalo na ang mga kababaihan at kabataan, na mag-ingat sa ganitong mga uri ng mga website at sa iba pang online dating platform. Sa kabila ng mapait na karanasan ng ilan, tuloy lamang sa pagiging sugar babies ang iba, lalo't pinansyal na suporta ang nagtutulak sa kanila para pasukin ang ganitong relasyon. Sobrang liit ng kita natin compared to other countries, kahit na same level of skill set. Minsan mas mataas pa. Kami, we do it kasi may babayarang tuition, may sakit yung kamag-anak, and kahit na mataas na yung posisyon mo, hindi pa rin sapat. Huwag nating paabutin sa isang sitwasyon na ang isang tao ay mapepwersa gumawa ng mga bagay na labag sa kanyang kalooban dahil kailangan niya ng pera. Basic universal income para walang mabigat na economic pressure para punan yung kanilang basic physical emotional needs.